Yung isang to, pinantulong ko na eh. Bali, ito po yung binanggit kong lahi po kanina. Ito, pakikuha na pala, naka-NHPC. Itinulong po natin na karanyan. Nasamahan po tayo sa tulong. Parang 7K din po yata na out. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo yun. Happy Sunday mga kasubis. Bali, maraming tatanong po kay Bayet na kung meron po tayong tawag dito, ibon na ina-out o young bird. Ako po, meron po tayong ina-out para sa pagtulong. Mamaya ipopost po natin. Lalagay po natin yung detalye. Pero sumatotal ngayon po, may nakita po ko doon. Ano pa lang po yun? Ano yun, kuya? Ito si, hindi na si Baby Bayet eh. Kuya Simon eh. Kuya Bayet. Anong gusto? Uwin tayo? Anong gusto? Pera na naman. Sandali lang, tapusin ko yung video ha. Ito po. Gawa ng anong, gaya ng sabi ko po nakaraan, meron po tayong na tinulungan. Kung saan doon po tinulungan ni Bait. Binilhan natin ang tawag niyang pambipi at binigyan natin maintenance. Ang ano po natin kasi ganito. Ba't pa po natin ihintayin ma-stroke? Katulad niya, may lumalapit na naman kanina, dalawa. Isang na-stroke, parang isa naman, parang may cancer. Eh, tayo po, bago po na natin tulungan na yung na-stroke o yung namatay, eh, gawin natin po ganito. Bakit hindi po tayo bumili uli ng pang-BP? Gaya ng last year, namigay po si Bait ng pang-BP, ano ba yung ibig sabihin ng pang-BP? Pang ano po yung, pang-monitor sa ating BP, sa ating blood pressure. Ibili po tayo doon sa ating malilikom na halaga din, ipamimigay din po natin. Gaya ng dati, para lang, wag na natin tulungan yung mga na-stroke. Ibig sabihin, para maagapan, parang ibon yan eh. Ba't pa natin hihintay magkasakit? Doon na natin kagad ng pang-maintenance. Bukod sa, nung nakarambuang kasi, 1.5 data, magto 2 months, namigay na tayong amlodipine. Pero hindi ganun karami, gawa nga ng konti yung nalikom nating halaga. Dinagdagan na lang natin, at saka, ngayon naman eh, yung pang-BP naman. Hahanap po tayo dito. Marami naman po tayo ditong pa-itlog. O kaya ito, meron po akong pinose eh. Tinignan eh. Babaligtan rin ko yung camera maya-maya. Banggitin ko yung pangalan, lahi. Bali, anak yun ang kapatid mismo ng Basco Champion. Tapos, ang asawa niya po is, yung hen po is, anak po ng, ngayon lang po ako mag-out nito ah. Kapatid mismo po ng dalawang first overall ni paring Emil Romero. First overall ng 2018 PHA Young Bird. First overall ng 2017-2018 back-to-back first overall ng kapatid niya, MMFC tsaka PHA. Bukod pa po doon, binangga ko po yung first overall na yon doon po sa ating solo balin. Si solo balin, yung solo knockout ng MMFC, first bali yung nung panahon ng Sorosogon dahil siya lang taklak. Nakakuha niya lang naman po lahat nung kubasa nun, yung superset, saka yung kahon, tinatawag. Then, nakakoros po yung doon sa White Eddy, na stitch ni paring Egayap, then nakakoros ka inbreed Rapa, at nakakoros sa inbreed Mestiza. So, matutal, pinagsama-sama natin yung mga linyada na puro first at saka puro overall po. Pang kumbasa no, pang materialist na po. Pero itlog pa lang po yun. Bibidyoan ko mamaya. Baliktarin ko na lang po yung camera. Sige po. What's up mga kasubis? Tayo mga kasubis. Bali, bakit nga ba pang-BP? Ang pang-BP po ang magiging way po natin para maiwasan si high blood. Kung high blood man po tayo, eh mamomonitor natin yung ating BP o yung ating blood pressure. Yung po ay, noong nakarang taon, sinumula na natin, bali, pangatlong beses na tayo namigay niya. Ngayon taon na to, di mamigay uli din tayo. Dahil nga, sabi ko nga, ba't pa natin hihintay ma-stroke? Simulan natin sa maintenance, bigyan natin pa maintenance, susunod. Siyempre, bago may maintenance, malaking bagay para sa isang bahay o may pang-BP o may pang-blood pressure. Pipilitin po natin o gagawin po ng paraan, di ba, yung sinasabi ko pang out na ibon, eh baka mag-out pa po tayo ng isa para kasi alam naman po natin kung magkano yung pang-BP. Medyo madugo din po yan. Hindi naman po mayaman si Bait eh. Si Bait lang po nakakatulong.
ulitin natin, gawa po na itong ating mga mumunting kaibigan dito. Sabi ko nga, hindi man tayo magaling sa karera, pero kaya po tayo siguro pinapalad o kaya po tayo pinagpapala, yung sa pagtulong. Biro nyo, paano tayo matatalo o tatalunin ng iba? Hindi pa po tayo nagkakarera, nanalo na po tayo sa lambing, sa pagtulong, sa malasakit sa kapwa. Yan po ang importante, bago po ang pag-iibon. Kaya ito po yung ibon pala, bali. Yung isang to, pinantulong ko na eh. Bali, ito po yung binanggit kong lahi po kanina. Ito, pakikuha na pala, naka-NHPC. Itinulong po natin na karanyan. Nasamahan po tayo sa tulong. Parang 7K din po yata na out yan. Pwede na rin 7K yung magiging kapatid. Tapos, ibili natin pang BP. Kung halimbawa, kung sino po makakabili ng ibon, pwede pong gawin ni Bayot yung isang pang BP para na rin po sa pamilya nyo. Para hindi lang po ibon ng pakinabang, pati po yung ano, yung para din po sa pamilya nyo. Halimbawa, kung kayo po yung makaka o magtitiwala na bumili ng magiging young bird po nun, itlog pa lang po ah, di inyo na rin po yung isang pang BP dun, i-reserve natin. Kung makakalikom tayong pandalawang ibon, di dagdagan po natin natin tutulungan. Tapos susunod pala po, siyempre, sabi ko nga po, magbe-birthday ng aking ano dito, si loop manager natin, si Paring Larry. Magsi-68th birthday yun, magkahanap po ako dito ng pang-out. Babudgetan po ng ibon yan, babudgetan po natin. Kuha nga po, kasama natin sa pagtuklas yan eh. May itlog na kayo, no? Oo nga, no? Ito, mga Golden Mac, oh. Cross Bebe, Cross Peter 1, Cross Peter 2. Then yung kabila, Basque Batanes Champion, kapatid. Bahala na si Batman kung anong magiging resulta niyan. Ang gagawin po natin, unti-unti po, siguro gagawa po akong pondo pa isa-isa. Kada linggo, mag-out po akong ibon. Hanggang sa makalikom po ako ng magandang halaga. Ano po ba yung magandang halaga? Di yung panghandaman lang po. Dahil 68, pag sinabing 60, ibigay na natin yung hilig. Hindi man po, hindi po anak ni Bait yun. Halos tito ko nga po siya. Tapos, gagawa lang natin ng paraan. Siyempre, kahit na ano, pati kayo magiging bisita po nun, imbitado po kayo. Dahil kami naman po ay para kami mga ano dito, para po kami mga pokpok, lagi po kami may bisita at lagi po tayo mayroong hinaharap na problema ng iba. Maya-maya uwi na po ako sa aking dito, breeders do. Pero bago muna po, para may matutunan po tayo, hindi po puro panlambing, may katanungan po. Bakit po ba ang ibon natin pag gantong panahon na yung init ulan nagkakaroon po ng sipon? Parte po yan. Parang tao po yan, nag-change ng climate, o ng klima. Maging alerto na lang po sa sipon. Gawa nga po ang sipon galing nga po yan, siyempre, init lamig. Tapos siyempre, lalo na yung ibon natin pagka hindi maganda yung ventilation. Importante po ito, katulad nito, nakakalabas-pasok yung hangin, nakakapag-circulate, hindi magkaamoy ammonia. Malaking bagay po yan, katulad po yung lumaman po yung aking sahig, pero malinis po yan. Katulad po din, hindi po sila ganun kadumi. Pagka ibon po, pagtag-ulan, maging mapag-obserba po tayo. Hindi po, mamaya po natin tatapusin, dahil may nag-PM, baka mamaya yung post po natin, may nag-taken na kagad. Hindi po, mamaya po. What's up, mga kasubis? Eto, mga kasubis, bali, may nagdala kanina, BBC. Kay Ramil Carillo at saka yung kay Jeronimo na isuksok na natin doon sa mismo yung pinaglagay natin ng young bird. Iyan po ilambing ni Bait yung po kay Ramil Carillo. Gawa nga po ng every year nagre-report po sa kay Bait na with good results. Ibig sabihin nakakuha po dati sa atin ng ibon. Naahoy na po yung inakay niya, kukunin natin mamaya. Nakakuha po sa akin ng ibon. Every year po, nagre-report po sa. Laging nakakagat o laging merong dalang karangalan yung ibon o may dugong bait o dugong bait doon sa loft niya. Sabi ko sa kanya, sige, padala ka sa akin ng sing-sing, din suksokan kita. Libre to, lambing ni bait. Para nga naman napakasarap kasi pag may nagre-report. Walang maihingit ha, dahil alam niyo naman, nagkukusa na po ako magsabi sa inyo. Na kaya nga lang po, ang dami natin pinasuksok dito o sinuksokan natin ng libre lambing ni Bait, pakikuha naman po, katulad po na ito, BBCM, meron dyan at meron dun pala rin, BBCM, di ko na alam kung sino may ari nun.
Basta yung ibang young bird po, pakikuha na lang. At ito, NHP, sinabanggit na natin kanina yan. Wala na yata tayong ibang pasok-sok. Pero hindi po tayo, bakit nga ba hindi umaawat o hindi tayo mag-stop mag-breed? Eh, gawa po ng anong tawag dito. Ito po, tip lang po. Kung meron naman po talaga kayong space o marami kayong breeder, yung mga hindi nyo ginagamit, gamitin nyo po. Ito po yung mga pagkakataon yung gamitin eh. Yung matatanda, yung mga ayaw magbuga, gamitin nyo po. Tapos, kung doon naman po sa mga, kita nyo pero, mga bagong kasalang o yan, kaya wala pa mga, ano, kumbasa ano, wala pang egg. Pero yun, meron na, dalawa. Ito, dalawa rin. Sabay-sabay na yan, magkakasunod na yan, I mean. Ayan, ito mapahinga po ito, inaanaan natin. Iniisa-isa, pahinga. Puro pakondisyon po yan para by December. Bakit nga po ulit, kailangan nyo po magtuloy-tuloy po talaga mag-breed. Gawa nga po na, in case na magkaroon ng pandemya sa inyong loob, wag naman po sana. In case na may sumalpok, wag naman po sana. Katulad po ito sa OLR, ilang po yung kaibigan natin lumapit dito na boss bait, idol bait, baka naman pwede mo ako matulungan. No? Kaysa mag-breed kami, elite na. Eh baka may extra kang young bird dyan para pamalit po doon sa aming namatay doon sa one loop. Eh ang dami pong mga one loop na ating sinusuportahan. Siyempre, sayang nga naman yung opportunity. Unang-una, yung ibon naman natin yung ginagamit nila o gagamitin natin. Eh, para makita rin natin yung resulta ng magiging anak ng ating magiging ibon. At nakatulong ka pa. Ayan po. Hindi ko malaman bakit ang kintab-kintab mo. Pwede ka na bang gamitin? Ayan, kita niyo po, no? Hindi ko malaman kung ano po ito eh. Mickey Mouse, Mota. Tignan niyo po. Ayan. Tignan niyo yung kulay niya. Hindi maintindihan kung kupas o makintab na hindi maintindihan, no? Parang nag-yellow na hindi mo... Ano po bang kulay matatawag yan? Red check na tisay. Yun, hindi. Ganda na lang po. Basta, supportan nyo rin po yung aking, ano, Lop ni Bait page at Dennis Palma channel. Paki-like and subscribe na lang po. Tapos yung papalo na lang po na, ano. Malapit na po tayo mag 50. O baka 50K followers na rin po tayo. Hanap po tayo ng lambing. Pagkapos dito po masakato parang kunto, at yung meron pang ibang nakapila, eh, isusunod ko naman po yung para sa tao. Walang bayad, libre, walang kapalit. Ganun na lang po. Sige po.